Narito guys ang aking ibabahagi sa inyo ang pinakamaswerteng dapat niyong ilagay sa inyong bahay upang hindi kayo maubusan ng pera at ang kasaganahan sa buhay ay mas lalo pang darating. Isa-isahin natin ito. Bago ka pa lang sa aking channel, i-click mo lang ang subscribe button at i-hit ang notification bell para lagi kang ma-notify sa mga susunod kong video. Ang una nating gagawin, ito yung bigas. Kung makikita nyo, meron tayong isang basong bigas. At ilalagay natin ito sa garapon. Ito yung aking nabiling garapon. Nagkakahalaga lamang siya ng 32 pesos. At ayan, siguraduhin malinis ang garapon na paglalagyan natin at dahan-dahan natin itong ilalagay. Kailangan nating mapuno yung bigas upang tumalab ang pampaswerte natin. Siguraduhin na punong-puno ang bigas at halos aapaw na ito sa sobrang puno. Ayan, may nahulog na. Kung may nahulog na, iwag na nating ilalagay sa loob. At ayan, puno na guys yung ating bigas, ay maaari na natin itong takpan. Ayan, meron na tayong isang garapon na bigas. Ito yung unang-una nating pampaswerte. At pangalawa naman, isusunod na natin yung mga bariya. Ito yung naipon kong bariya sa aming altar at hindi ko ito nagagamit, kaya't ilalagay ko na lamang ito dito. Okay lang ito guys na hindi pa siya puno, basta araw-araw ay lagi niyo siyang lalagyan ng bariya upang mapunuan ito. At tatakpan na natin ito. Nakagawa na tayo ng dalawa. Sunod na natin ang tubig. Kailangan natin ng tubig, ilalagay natin dito. At para maganda ang paglalagay ng tubig ay kailangan natin ng imbudo. Upang ito ay hindi tuluyang malusaw o mawala. Ayan guys, sakto. Sakto yung tubig na inilagay natin. Kung makikita nyo ay punong-puno ito ng tubig. Tatakpan na natin ito. Ang pang-apat, isusunod na natin ang asin. Alam nyo bang ang asin ay napaka-epektibo nito sa pagtanggal ng mga negative elements na nakapaligid sa atin? Siguraduhin lamang na mapupuno rin ito ng asin. Yan guys, dahan-dahan lang sa paglalagay upang maayos ang paglalagay natin ng asin.
Ayan guys, bumili ako ng kalahating kilo ng asin. At ayan yung naubos natin. Nakaubos tayo ng 1/4 kilo ng asin. At ayan guys, kapag may nangatira-tirang asin, wag na natin itong ilagay pa. Ayan. Siguraduhin na punong-puno ang asin. At tatakpan na natin ito. At ngayon ay nakagawa na tayo ng 4 na garapon. Ito yung bigas, tubig, asin, at bariya. Itong 4 na to ay pinakamaswerteng ilalagay sa inyong altar. O kung wala naman kayong altar, kung meron man kayong mga cabinet na hindi nakikita ng mga tao na pumapasok sa inyong bahay, ay kailangan nyo itong itago dahil hindi ito kailangang makita ng ibang tao dahil ito ay napakasagrado dahil ito ang inyong sikreto upang mapanatili ang kayamanan, pera at kasaganahan at mas marami pang kasaganahan ang darating sa inyo kapag naglagay kayo ng 4 na ito. Ito lamang ang tanging susi upang kayo ay maging matagumpay at bubuhos ang kasaganahan sa buhay kapag naglagay kayo nito. Iisa-isahin natin kung bakit naglagay tayo ng bigas. Alam niyo ba guys, ang bigas ay napaka-epektibo nito upang ang pera natin at pagkain ay palaging nakastay sa atin. Hindi tayo mawawala ng pagkain kapag palagi tayong may inaiipon na bigas sa ating mga garapon. At hindi natin ito itatapon. Kapag nakita natin itong nabubulok na, ay maaari na natin itong palitan. Subalit matagal itong mabulok dahil ang pinaglagyan natin ay babasagin na garapon. Dahil mas mainam guys na babasagin na garapon ang gagamitin natin at hindi plastic upang mas tumalab ang swerte. At ito yung bigas para sa abundance. Ito naman yung tubig. Para saan nga ba ang tubig? Sinasabi dito na mag-overflow ang ating pera, kasaganahan. Aapaw ang mga blessing na darating sa iyo kapag meron kang isang garapon na tubig. Ayan guys, kailangan nyo dito lahat babasagin upang tumalab. Kaya ngayon, ito yung water para sa overflowing ng pera at kasaganahan. Ito naman yung asin. Alam nyo bang ang asin guys ay napaka-epektibo nito upang mag-maintain at mag-balance ng energy sa ating kapaligiran. Kaya't narito ang asin upang i-balance ang mga kasaganahan na dumarating sa atin. May mga negatibong darating sa atin kaya't hindi natin ito ay pagkakaila. Kailangan natin ng proteksyon sa mga negatibong elemento, negatibong espiritu at negatibong bagay na dumarating sa atin. Kaya't kailangan natin ng asin upang pangontra ito sa mga negatibong darating sa atin. Halimbawa, mauubusan na tayo ng pera. Mapipigilan ito ng asin na mawalan tayo ng pera dahil nandyan siya. Bibigay siya ng positibong enerhiya sa atin upang mapanatili ang perang nasa atin at hindi tayo mauubusan ng salapi at kasaganahan. Kaya ito, ang asin ay para sa positive energy at balance. At ito naman yung sunod na mga bariya. Alam niyo ba guys, ang bariya na nasa garapon ay napaka-epektibo nito sa pagpaparami ng pera. Kailangan na kailangan nito. Kung halimbawa may mga barya kayong hindi nagagamit, katulad ng mga 25 sentimo, ang mga nilagay ko dito, yung mga 25 sentimo, na hindi ko nabibili sa tindahan, hindi ko ito tinatapon, kaya mas maigi at naisipan kong ilagay na lang ito sa garapon at gawin ko itong pampaswerte upang mas marami pang pera ang darating. Kaya guys, maglagay kayo ng mga barya. Mas mainam kung meron kayong mga gold coin tulad ng 5, 25 sentimo katulad nito.
Meron akong gold, meron din akong silver. Gold coin at silver coin. Hindi nyo dapat itatapon yung mga 25 sentimo dahil ito ang magtutulak sa inyo sa kahirapan. Alam nyo ba guys na kahit 25 sentimo lamang yan ay napaka-importante niyan. Dahil kung wala ang 25 sentimo ay wala tayong piso. Sinasabi dito guys na hindi tayo mauubusan ng pera kahit kailan. At ayan guys, yung apat nating ginawang garapon na pampaswerte. Kailangan na kailangan yung gawin ito guys. Gayahin ang aking mga ginagawa upang tumalab ang swerte. At ngayon guys, bago natin ito ilalagay sa altar, kailangan nyo itong i-embrace at ganito ang inyong sasabihin sa kanila bago nyo ito ilagay sa altar. Bigyan nyo pa kami ng maraming blessing. Nagtitiwala ako sa iyo, Panginoon, na marami ka pang ibibigay na gantimpala at kasaganahan sa amin. Itong mga nilagay ko sa garapon ay alay ko sa iyo, sa langit, at sa mga mahal ko sa buhay. Bigyan niyo pa kami ng maraming blessing at i-guide niyo pa kami sa tamang way upang maabot namin ang mga pangarap namin para sa aming mga mahal sa buhay. At ganun din ay makatulong na rin kami sa mga taong nangangailangan ng tulong. At ayan lamang guys ang inyong sasabihin. Depende sa inyo kung may gusto pa kayong idagdag. Nasa sa inyo lamang ito. Basta't magbigay kayo ng prayer at alay para sa Diyos. Dahil alam nyo bang ang ginawa kong ito ay lahat ito para sa Diyos. Dahil na-appreciate ko yung mga blessing na binibigay sa akin ni Lord. Kaya kailangan kong mag-impact o mag-ipon ng mga biyayang ibinigay niya upang hindi ako maubusan. At ayan lamang guys, sana'y nakatulong ako sa inyo.